Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, 10 billion peso pork variant sa 2022 budget, isiniwalat po ng ilang mambabatas. Mambabatas hiniling kay Pangulong Duterte na i-certify bilang priority bill ang panukala para sa pre-audit system. Ilang senador ipinaalala sa ehekutibo na ang COVID-19 pa rin ang numero unong kalaban ng bansa. Mga tawag sa One Hospital Command, lampas sa 500 kada araw dahil sa Delta variant ayon sa DOH. 23 mga barangay naman sa isang bayan sa Ilocos Sur, isinailalim ho sa extreme ECQ. Pinakamalaking ospital sa Zamboanga del Sur na ubusan na ng COVID-19 beds. At eksperto na nawagan ho na maibigay ng allowance ng health workers sa gitna ho ng banta na mass resignation. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Lunes, mga kabrigada. September 6, 2021, kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw. At Kabrigada Leo Navarro Malikdin. Brigada Balita. Mga kabrigada, isiniwalat po ng ilang mambabatas mula sa oposisyon na merong bagong variant, ang illegal na pork barrel, ang isiningit po sa proposed 5 trillion peso budget ng gobyerno para ho sa 2022 na maaari umanong magamit sa eleksyon sa susunod na taon. Ayon po kay Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, tinatayang nasa 10 bilyong piso ang inilaan para sa item na kung tawagin ay Growth Equity Fund o GEF sa ilalim ho ng Local Government Support Fund. Sinabi ho ng kongresista na pasok ito sa judicial definition ng pork barrel na idineklarang illegal ng Korte Suprema. Inilagay po ang GEF sa ilalim ho ng Executive Department para magamit sa mga hindi tinukoy na lokal na pamahalaan para din sa mga unidentified projects. Batay ho sa ruling ng Korte Suprema na isinulat po ni Associate Justice Estela Perlas Bernabe, maituturing na pork barrel ang isang appropriation ng gobyerno kung gagastusin ito sa localized projects at kung sinesecure ito para sa distrito ng isang mambabatas. Brigada Balita. Mga kabrigada, hiniling ng ilang mambabatas kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-certify bilang priority bill ang panukala para sa pre-audit system na nakabinbin ngayon sa House of Representatives. Sa isang pahayag ay sinabi ni San Jose del Monte City Representative Florida Robes na posible na ang pre-audit system bill nang maging sagot para maiwasan ang mga kontrobersiya na may kinalaman sa findings ng Commission on Audit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Robes, layo ng panukala na i-institutionalize ang pre-audit system sa disbursement ng public funds upang mabawasan o maiwasan ang mga nakokwestiyon na paraan ng paggamit sa public funds. Naniniwalang mambabatas na maisusulong ang transparency at accountability sa disbursement ng public funds kung maipapasa ang panukalang batas. Titiyakin rin anya nito na sapat ang kapasidad ng mga ahensya ng gobyerno at ng local government agencies na implementa ang mga programa nito sa nakatakdang oras. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report, mga kabrigada. Ilang senador ipinaalala po sa ehekutibo na ang COVID-19 pa rin ang numero unong kalaban ng bansa. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report.
Ipinaalala ng ilang senador sa ehekutibo na ang COVID-19 pandemic ang dapat nananatiling prioridad ng gobyerno. Ito'y matapos maisiwalat sa hearing ng House of Representatives na natapyasan ang proposed budget ng Department of Health. Ayon kay Senator Nancy Binaya, maaari itong makaapekto sa libreng COVID-19 testing, contact tracing at special risk allowance ng healthcare workers. Napuna rin ni Binay ang desisyon ng Malacanang na ilagay ang COVID-19 booster shots sa ilalim ng unprogrammed appropriations para sa susunod na taon. Ang ibig sabihin kasi nito, mapupunduhan lamang ang booster shots kung merong malilikom na pera ang gobyerno para rito. Ipinunto ng senadora na sa paghimay ng budget, makikita na hindi totoo ang sinabi ng Malacanang na malaki ang pondo na inilaan nito para sa COVID-19 response. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. So si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Mga tawag naman sa One Hospital Command, lampas na po sa 500 kada araw dahil sa Delta variant ayon sa DOH. Sa Brigada Jen Bayot, ibrigada mo. Brigada Live Report. Ibinunyag ni Treatment Czar Health Undersecretary Leopoldo Vega na lampas na sa 500 tawag kada araw ang natatanggap ng One Hospital Command na isang referral system para sa healthcare services. Ayon kay Vega, dahil ito sa Delta variant ng COVID-19 na highly infectious at nagdudulot ng breakthrough infection sa mga nabakunahan na. Ipinunto ng opisyal na tumaas na rin ang bilang ng iba pang emergency cases maliban sa COVID-19 sa labas ng Metro Manila. Base sa bulletin ng Department of Health, ay umabot sa 20,019 ang bilang ng mga bagong infection sa bansa. Dahil dyan ay sinabi ng DOH na pumalo na sa mahigit 2.8 million ang kabuang bilang ng mga nakumpirmang kaso sa Pilipinas, kabilang na 34,234 na nasawi, mahigit 1.88 million na gumaling at 157,438 na aktibong kaso. Yan ang report natin sa atin ng GARD-C, calcium ascorbate, katawang healthy achieve sa GARD-C. Ito si Kabrigada John Bayot, ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, isinailalim ho sa Extreme Enhanced Community Quarantine o EECQ ang 23 mga barangay sa bayan ho ng Kabugaw sa Ilocos Sur sa loob ng 2 linggo. Ayon ho kay Kabugaw Mayor Edgardo Cobangbang Jr., nakakaalarma na ang pagtaas ho ng bilang ng mga infected ng virus sa naturang bayan. Sinabi ho ng alkalde na kinailangan nilang ipatupad ang pinaka-istriktong klasifikasyon ng quarantine, lalo na at nakumpirma ang presensya ng Delta at Alpha variants sa kanilang lugar. Dahil dyan, ay malilimitahan lamang sa emergency at medical purposes ang galaw ng mga residente sa mga barangay at papayagan lamang silang lumabas para bumili ng essential goods. Hindi rin papayagan ang lahat po ng uri ng mass gatherings habang ipinatutupad naman ang curfew at ang total liquor ban. Brigada Balita! Mga kabrigada, naubusan na po ng mga kama para sa COVID-19 patients ang ilan sa malalaking ospital ng Zamboanga del Sur sa gitna ng paglobo ng mga kaso sa probinsya. Ayon sa Zamboanga del Sur Medical Center na pangunahing COVID-19 referral hospital ng probinsya, noong nakarang buwan pa sila naubusan ng COVID-19 beds, pero sinabi ng pagamutan na patuloy silang tumanggap ng mga pasyente sa mga tents at sa mga sasakyan na nakaparada sa hospital grounds hanggang noong Sabado nang maglabas sila ng abiso na hindi na nila kayang i-accommodate ang mga bagong pasyente sa nasabing lugar. Pinayuhan naman ni Dr. Anatalio Cagampang Jr., ZDSMC Chief, ang publiko na tumawag muna bago dalhin sa ospital ang kanilang mga pasyente. Mababatid na nasa 100 lamang ang alokasyon na kama ng ZDSMC para sa mga COVID-19 patients. Ngunit kahapon ay umabot na po ang bilang ng mga na-admit na pasyente sa 185. Matatandaan na naiulat ng Zamboanga del Sur COVID-19 Task Force ang 223 na bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya noong araw po ng Sabado na dahilan para umangat ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso sa probinsya sa 1,787. Brigada Balita Nationwide.
Ilang eksperto naman nanawagan ho na maibigay ng allowance ng health workers sa gitna ho ng bantang mass resignation. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo! Brigada Live Report! Nanawagan ang infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante na mailabas sa tamang panahon ang special risk allowance ng health workers. Inihiyag ito ni Solante sa gitna ng dumaraming trabahante sa front lines na nagpapahayag ng kanilang kagustuhan na mag-resign dahil sa stress at banta sa kanilang buhay na dulot ng COVID-19. Ayon kay Solante, nirerespeto naman nila ang opinyon ng maraming healthcare workers na nagsasabi na gusto na nilang mag-resign. Pero habang meron pang iilan ang committed sa kanilang trabaho, ay hinimok ni Solante ang gobyerno na ibigay na ang kinakailangang suporta para sa healthcare workers. Una nang sinabi ng DOH na ipapamahagi na ang karagdagang 888 million pesos na SRAs sa mahigit 90,000 health workers. Iyan ang report atid ng Yami Vit, Batang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Mga kabrigada, tiniyak ni Senator Christopher Bongo na dadalo siya sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee bukas kaugnay po sa issue ng procurement ng DBMPS sa mga personal protective equipment sa gitna naman po ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Go na aktibo siyang sasali sa hearing lalo pa at sinusubaybayan niya at maging si Pangulong Rodrigo Duterte ang issue. Ayon kay Go, interesado din maging si Pangulong Duterte na malaman ang totoo kaya siya bilang miyembro ng komite ay sasama sa hearing. Giit ni Go, ang mahalaga ay gusto niyang malaman ang katotohanan bagamat pala isipan sa kanya ang timing ng paglabas ng issue gayong sinabi naman ng Commission on Audit na meron lamang silang obserbasyon sa procedure na maaari namang ayusin ng Department of Health. Umaasa naman si Go na sana ay maging patas ang pagdinig at kung may mapatunayang may kasalanan ay panagutin habang dapat naman ay hindi madamay ang mga totoong nagtatrabaho sa gobyerno. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, na itala po ng Britanya ang 37,011 na bagong COVID-19 cases nitong linggo. Sinabi ho sa ulat ng kanilang gobyerno na nagkaroon ng 68 nasawi sa loob ng 28 araw na pagkakapositibo ng mga ito sa virus. Mas mababa ito kumpara sa 120 na naitala naman noong Sabado. Dahil dyan, ay umakit na po ang death toll ng buong United Kingdom sa 133,299. Gayunman, base po sa hiwalay na record ng Office for National Statistics, ay umabot na sa 157,000 ang bilang ho ng mga taong namatay sa COVID-19 base po sa kanilang death certificate. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, itinaas na po ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa ilang lugar dahil sa epekto ng bagyong Jolina. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga nasa ilalim ng Signal Number 1 ay ang Eastern Samar, Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande sa Surigao del Norte. Sinabi po ng PAGASA na huling namataan ang bagyong Jolina kaninang alas 4 ng umaga sa layong 300 kilometers per hour. Silangan, timog silangan ng Giwan, Eastern Samar o 310 kilometers naman ng Surigao City, Surigao del Norte. Dahil po sa Tropical Depression Jolina ay asahan ng mahina hanggang sa katamtaman na kung minsan ay malakas na pag-ulan at malakas na ihip ng hangin sa Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat at Siargao Island. Mararanasan naman ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Central Visayas, nalalabing bahagi po ng Eastern Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa ay asahan na ang maaliwala sa panahon na may tsansa ng pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Samantalang mga kabrigada, meron din pong isa pang aktibong tropical cyclone ang namumonitor ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, partikular na sa layong 1,480 kilometers silangan ng Visayas. Brigada Balita!
Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ho ng Lunes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 49.88, sa Canadian dollar 39.81, Singaporean dollar 37.20, Saudi Riyal 13.30, sa Euro 59.26, Chinese Yuan 7.73, at sa Japanese Yen sa 45 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan, sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM. The music and news authority.